Aircon Saban Experience. Okay. Kaya ako na-bring up sa inyo tong topic na to, mga repa. Kasi one time, nung nasa palengke ako at mapayapang nabili sa tindahan, habang sumisinghot ng fresh air of pollution, ay may biglang tumigil na pampasadang van sa tapat ko. At oh my God! Lumabas yung halimuyak nung aircon pagbukas nung pinto. At talaga namang pagdaan sa akin ang simoy ng hangin galing sa van ay pumintig ang ulo ko sa amoy. At biglang naalala ang masasaklap na nakaraan sa daan. Ako lang ba ang nasusuka sa amoy ng van? Ako lang ba? Hindi ka nag-iisa, my friend. Sa totoo lang, hindi talaga ako malulain sa biyahe. Kasi pasakayin mo na ako sa jeep, sa bus, sa barko. Basta open air yan, ay all goods ako dyan. Pero pag may aircon yung sasakyan, no, my friend. Kasi may chance na magsusuka ako dyan. Pero hindi talaga yung aircon ang dahilan kung bakit ako nagsusuka at nalulula sa biyahe. Kundi sa amoy. Lalong-lalo na yung amoy ng van. Bakit kasi kailangan pang lagyan ng air freshener? Hindi ba pwedeng normal na amoy lang? Ayos lang sana kung kaaya-aya sa ilong yung amoy. Kaso hindi. Lalo na tong air freshener na to. Hindi ko lang alam kung air freshener nga to. Pero kada masakay ako ng van at may nakasabit neto, ay nakakasuka lagi amoy ng aircon. Tapos meron pang isa. Eto talaga ang pinakaayo kong amoy sa van. Yung lemon flavor na air freshener. Yung tipong kakabukas pa lang ng pinto tapos maaamoy ko yon, eh talaga namang masuka-suka na ako. Ah, lemone. Pero kahit labag sa loob ko tapos late na ako sa akin pupuntahan at ito na lang talaga ang masasakyan, eh wala nang no choice. At ang ating goal ay makasurvive at hindi magsuka sa biyahe. Meron pa nga niya mga diskarte para di ka magsuka. Una, ay kumain ka daw ng candy para di daw malula. Pero one time, nung ginawa ko yon, eh hindi malang nakatulong. Parang mas nalula nga ako nung kumain ako ng candy. Pero pag gusto mo naman ng medyo effective, pwede kang uminom ng gamot kontra lula. Pero hindi ako nabili nun kasi sa jeep ako lagi nagko-commute. Minsan ay talagang minamalas lang at walang masakyan kaya sa van na lang ako nasakay. Kumbaga yun ang aking pinakahuling choice pag yung walang wala na. Tapos meron pang isa pang diskarte. Ito ang madalas kong ginagawa pag yung nararamdaman ko nang nahihilo na ako. Yung maub-ob sabay maidlip. Tinutulog ko na lang para makasurvive ako sa van at hindi magsuka. Kasi hindi ko naman masyado naaamoy yung aircon pag nakaubob ako. Pero one time ay hindi gumana tong taktika ko na to. Kasi dun ako pinaupo sa unahan katabi ng driver. Ang masama dito ay ang lapit ko sa aircon sabay nakatutok pa sa pagmumukha ko. Yung kahit umubob ako ay amoy na amoy ko pa din yung air freshener. At hindi rin naman ako pwede magsuka kasi wala naman akong dalang plastic. Eh di wala na, finish na. Kumbaga sa chess ay checkmate na. Ang pinakang choice ko na nga lang nun ay magtiis tsaka huwag magsuka. Kung pwede nga lang ipasok sa bagyong ulo ko para di maamoy yung aircon ay nagawa ko na. Pero hindi, nilabanan ko yung lula sabay tiniis yung amoy like a man. Pero hindi lang yung amoy ang makakalabang ko dun. Kasi naandyan pa yung sigsag na daan. Talaga namang pamatay na combination yan sa nakakahilong amoy na aircon. Yung tipong kadali ko ay nalutang laman ng tiyan ko. Pero kakayanin naman labanan yan basta focus-focus lang. Pero one time ay merong hindi ka nais-nais na nangyari. At eto talaga ang pinaka hindi ko malilimutang experience sa van. Ako'y mapayapang nakaupo lang noon habang tinitiis ang amoy ng aircon ay may bigla akong narinig na parang tunog ng uwak sa likod ko. At makalipas lang ng ilang segundo ay may umalingasaw na mabaho na maasim-asim ang amoy. Walang Joe, nagsuka na pala yung nasa likod ko. Yung amoy talaga, naaalala ko palang inahihilo na ako. Sabay nagsorry sa amin yung nanay nung bata at nilinis yung suka. At kahit nalinis na, ay naalingaso pa din yung amoy sa loob ng van. Gustong gusto ko talaga nung buksan yung bintana para makalanghap ng sariwang hangin. Kasi talagang double damage na yung amoy ng aircon. At napansin ko na hindi lang pala ako yung nasusopokit sa amoy. Kasi yung iba ay nakatakip na din sa ilong. At dahil sa ganun yung amoy, ay mas mabilis na ako nahilo. Talagang walang tigil na yung paglabas ng laway ko. Ganun pa naman ako pag yung nasusuka na ako. At dahil sa ayoko madagdagan yung bagsik ng amoy ng aircon, ay ginawa ko na lang yung dating gawi, ang umubob at matulog. Laking pasalamat ko nga dahil nakaidlip ako noon. Nagising na lang ako dahil huminto yung van at pagsilip ko sa bintana ay nandun na ako sa aking destinasyon. At kung alam nyo lang, yung pakiramdam nung nakalabas na kayo sa van tapos sariwang hangin ang inyong nalalanghap, talaga namang the base.
Buti na lang hindi na ulit ako nakakasakay sa mga van na yan. Hindi ko talaga kaya amoy ng aircon dyan. At laking pasalamat ko na din dahil nagkaroon na kami ng sariling sasakyan. At dahil doon, hindi ko na kailangan mag-commute. Kaya never na ako makakaamoy ng lemon flavor ng air freshener ng van na yan. Talagang nakakadala. Kayo mga repa, meron ba kayo nakakalulang experience sa van? Share nyo naman yan dyan sa baba. At huwag nyo na rin kakalimutan mag-like and subscribe. At pindutin nyo na rin yung bell notification na yan para updated kayo sa ating mga padating na animation. At para sa mga hindi pa nakakaalam, meron din pala tayong gaming channel. Subscribe na rin kayo doon. So yun lang, kita kit sa ating next video. Peace!